habang nagsasayaw ang bagong kasal, sabay na nagliyab ang buong gusali. Nakuna ng video ang buo na pangyayari. Nang 27 ng Setyembre, nakatakda ang espesyal na araw ng magsing-irog na si Revan na 27 taong gulang at si Hanina na 18 taong gulang. Matagal nilang hinintay ang araw na ito. Matagal ang preparasyon na kanilang iginugol sa probinsya ng Nineveh sa Iraq. Gaganapin ang importante na seremonyas. Mahigit sa 900 tao ang imbitado. Ang bayang ito ay kilala bilang lugar ng mga Katoliko. Kaya naman susundin nila ang tradisyon na selebrasyon. Bawat partido ng ikakasal ay dumagsana sa lugar. Naging maayos naman ang lahat at sumapit na nga ang oras kung saan ang dating magkatipan ay sasayaw na bilang bago na mag-asawa. Makikita sa video ang pagsayaw ng mag-asawa. Kitang-kita ang kasiyahan sa mga mukha nila. Kasabay ng kanilang pag-indayog ang paggamit ng paputok sa loob ng gusali. Ngunit nagbago ang lahat ng umalingaungaw ang sigawan sa loob ng handaan. Makikita sa video na tila ba umuulan ang apoy sa isa munang bahagi ng gusali na pinagdarausan ng kasiyahan. Kitang-kita na nagsimula ng magtakbuhan ng mga tao. Ang iba ay dinampot agad ang kanilang mga anak. Samantalang ang iba naman ay tila ba nabatobalani at hindi na nakakilos pa. Sa bilis ng pangyayari, tila ba naging bangungot ang dapat ay masaya na kaganapang ito. Nang dumating ang mga bombero, nalaman ng mga ito na isang maliit lamang na pintuan pala ang lalabasan ng mga bisita. Doon tarantang nagsisiksikan ang halos 1,000 bisita upang makalabas. Habang punong-puno na ng usok ang buong kapaligiran, napagpasyahan ng mga bombero na wasakin ng isang pader upang magsilbi na labasan. Ngunit mas lumala pa ang sitwasyon dahil sa pagsambulat ng hangin sa gusali ay mas naging mabilis pa ang pagkalat ng apoy. Ayon sa mga ilang saksing bisita na ang mga host na mga bombero, hindi rin lahat gumagana. Nang matapos na matupok ang gusali, idiniklara na mahigit sa 100 mga tao ang nasawi. 150 naman ang nasa critical na kondisyon. Kasama sa nakaligtas ay ang bago na mag-asawa. Ngunit sa kasamaang palad sa partido ng lalaki, 15 miyembro ng kanyang pamilya ang nasawi. Samantalang sa babae naman ay 10 mga miyembro ang kinuha sa kanila. Kasama na lahat ng kanyang mga kapatid na lalaki, ang kanyang ina at ang kanyang ama ay lumalaban pa rin at nasa critical na kondisyon sa ospital. Ayon sa mag-asawa na hindi nila kayang manirahan sa kanilang mismo na komunidad. Dahil sa tindi ng hinagpis na inaabot nila matapos ang matindi na trahedya. Araw-araw ay kinakailangan nilang pumunta sa libing ng daang-daang kamag-anak mismo nila. Dagdag nila na walang hindi namatayan sa lahat ng mga bisita. 4-5 nalulumo sila dahil ilan sa mga nasawi ay buong pamilya pa. Sa ngayon, hindi makapagsalita ang asawa ni Ravine na si Henan. Palagi lamang itong nakatulala at nakatingin sa kawalan. Nakaligtas man daw silang dalawa. Ngunit tila ba kasama na sa nasawi ang puso at damdamin nila. Ito ay dahil sa nangyari sa kanilang dapat ay pinakamasayang araw. Ayon kay Ravine, halos kaladkarin niya ang bagong asawa dahil hindi ito makapaglakad dahil sa suot nito na gown. Nang bumukas ang pintuan sa kusina, doon nagtakbuhan ang karamihan sa kanila. Sa simula pa lamang ng sunog, namatay agad ang lahat ng mga ilaw kaya dumilim ang buong kapaligiran. Hindi alam ng halos 1,000 tao kung saan sila dapat nalalabas at magtatakbuhan. Isa lamang ang maliit na pintuan lalabasan. Ayon kay Ravine, 2 araw ang nakalipas. Inilibing nila ang tsuhi ng kanyang asawa kasama ang 2 pinakamalapit na pinsan niya. Kahapon inilibing naman daw nila ang isa pa niyang tsuhin. Ngayong araw ay kanya namang iba pang mga pinsan. Kinahaponan inilibing ang kanyang ina at ang mga kapatid na lalaki niya. Nasa ospital pa ang kanyang biyanang lalaki. Nasa critical din na kondisyon. Isa pa sa pinsan ni Ravine ay ang DJ. Lumabas itong sandali upang makapag-break. Nasa loob ang kanyang katipan at kanyang sandali na iniwan. Ngunit nakatanggap na lamang ito ng tawag nang marinig nito ang sigawan. Doon narinig niya ang salita ng katipan at sinabi sa kanya, "Papanaw na ako. Pag-ingatan mo ng maigi ang sarili mo." Paglingon nito ang gusali ay nagliliyab na at hindi na siya makapasok pa. Nang maapula ang sunog, nakita nito ang kanyang katipan na halukip-kip sa gilid. Wala na itong buhay dahil siya ay nasuffocate. Naaresto na ang may-ari ng gusali na sinasabing gawa sa sobrang napakamarupok ng materyales. Kasama sa inaresto ay ang mga nagplano ng kasal dahil nilabag nila ang napakaraming mga batas sa Iraq. Inanunsyo ng presidente ng Iraq ang araw ng pagluluksa para sa mga namatayan at agarang iniutos nito ang mabilis at malakihang investigasyon sa kung sino dapat ang malagot sa napakalungkot na trahedyang ito. Nakalulungkot man na ang isa sa pinakamasayang dapat na kaganapan sa buhay ng tao ay nauwi sa ganito. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.